Ito mga taga UN. This man is from Mongolia. And the lady is from Namibia. Okay. Nice meeting you here. Nice meeting you too. I'm staying here in Takumpong. Okay. I work in the workshop. As you can see in my uniform. Technician. Okay, yes, I'm a technician. Okay, that's good. Okay, thank you. Cool to meet you. Magandang araw mga kabayan, si Kuya Bongpo, isang OFW dito sa Rumbek, South Sudan, Africa. Una nga pala sa lahat, nagpapasalamat ako doon sa mga kaibigan natin dyan na laging nanonood ng mga ina-upload ko. At doon naman sa mga bago lang, baka naman pwedeng pakisubscribe. Suporta lang po sa isang kababayan. Ngayon nga pala, umaga ngayon dito, wala pa yung mga kasama ko. Ako pa lang nandito sa workshop. Pero naabutan ko, bukas na yung pinto eh. Siguro nandiyan na yung bisor namin. Baka may pinuntahan lang. Ayun yung ginagawa ko, nasa may likuran. Kahapon yun, hindi ko natapos. Inabot ng oras. Si Onek, kadarating lang. Good morning, Onek. Morning, Bebito. How was your night? It's okay. Okay. Welcome again for the new day. Hello, Gum. Sabahal ker. Paano? Onek, yes. You know, some friends are still asking why they are Arabic here. Sometimes I'm using Arabic when I'm like Jacob. When I'm talking to Jacob, I'm using Arabic. Oh. And other persons, I'm talking in English. Okay. You see, here before South Sudan was separated from Sudan, we are one with Sudan. You know, the common language which was used here was Arabic. Because Sudan is mostly occupied by Arabs. Mm. Yeah. So you find that the common language here was Arabic. So then later on, after separation, when South Sudan became independent from Sudan. So you find that South Sudanese, some of them, they stay in Khartoum, but some of them, they stay in East Africa. Because the time of the war, some fled the country, they went to the neighboring country, some in Uganda, some in Kenya. So those one who came back from there mostly speak English. Yeah, and most of South Sudanese who were in Khartoum, because there in Khartoum most of the education even is done in Arabic. So they studied in Arabic. But that is why when they come back here, most of them speak Arabic, and the local here, because by then the common language is Arabic. Even the soldiers are trained using Arabic. Even here in Rumbek. Yeah. Now many of them are not, some of them cannot understand Arabic. Yeah, many of them who are deep in the village cannot. But those like who this are, place. Yeah, like here. But those one who are in a post in military work like this, some of them, they got access to Arabic. I know in Juba, it's still Arabic. Yeah, Arabic is the common. In the capital Juba, city. Juba, Torit, most of the state. But here in Rumbek, some of them, they speak their dialect. They know their language only. Yeah. But here you find 80% will speak. And the dialect here is Mojang. Dinka, yeah. Dinka language, Mojang. Okay, Anik. Okay. Okay, thank you. Welcome. This one in front is a bishop. This one is a bishop? He's the father of Yar, you know, Yar was security guard, yeah? Yeah, the father. He came from Juba? Maybe, I think. What religion is this one? ECS. ECS? It's called Church of Sudan. Ito yung ginagawa ko kahapon eh. Binuksan ko ito kahapon, stuck yung carbon. Nakala ko carbon lang. Nung tinesting ko uli, ayaw palang mag-contact din to. Kaya ito naman ang bubuksan ko ngayon. Kalawangin yung mga tornilyo. Malamang pinasok ng tubig yan. Ang problema ko, yung panghinang ko hindi kaya yan eh. Yung soldering iron na ginagamit namin dito, hindi kaya yan. Kailangan yan talaga yung bumabaga. Ito na nga pala yung contact niya.
wala nang kasayos eh. Oh. Ito, parehas ng baba. Pero baka naman na magawang pa ng paraan. Ito, lilinisin ko na lang yan. Tsaka liha. Ito, okay na yan. Oh. Ito na lang. Yung kabilang side na lang yung itatapat ko. Yung kabila, mababa na kasi. Oh. Pati itong isa na to. Ganun din. Mababa na yung isang side. Pwede pa naman yan. Ayan na siya. Aabot na siguro yan. May assemble para ma-testing natin. Start. Minsan ganito yung inaabot ko dito sa amin. Gaya niyan. Napakarumi. Ang daming tagas doon sa ilalim. Pero ang ginawa ko lang dyan, yung starter. Yung tagas kasi sa krudo. Sa fuel line ang may problema. Sa Juba na daw gagawin yan. Papunta sila ng Capital City kasi. Dumaan lang dito dahil nga yung starter sira. Ito nga pala doon sa mga ibang video ko na mahirap ang buhay dito sa Rumbek. Lalo na doon sa mga ibang field office. Dahil lang itong Rumbek, mas maganda na daw to kaysa doon sa mga ibang field office. Itong field office namin dito, isa na to sa pinakamalaki dito sa buong South Sudan. At yung accommodation naman namin, ang pinakamagandang accommodation daw sa field office, itong dito rin sa Rumbek. Kaya, paano na yung itsura ng mga nandoon? Doon sa Kwadyok, meron tayong isang kababayan din doon. Kasamahan din namin, si Joel naman yon. Ang sabi niya, yung accommodation daw niya doon, yung banyo daw, malayo pa doon sa bahay niya. Kaya yun ang isang problema niya doon. Hindi kagaya dito sa amin, katabi lang yung kasama doon sa bahay yung banyo. Kahapon nga pala may binili ko sa kantin. Nung nandun ako, may nakasabay akong mga ibang bumibili rin, mga taga Unmis naman. Yung Unmis, yun yung pinakamalaking grupo dito ng UN. Mas malaki yung compound nila kaysa sa amin. Meron din silang kantin doon. Kaya nga lang, siguro nagsasawa na rin sila doon sa mga niluluto doon. Kaya pumupunta rito para maiba naman. Ito mga taga UN. This man is from Mongolia. And the lady is from Namibia. Okay. Nice meeting you here. Nice meeting you too. I'm staying here in Takumpong. Okay. I work in the workshop. As you can see in my uniform. Technician. Okay, yes, I'm a technician. Okay, thank you. Cool to meet you. Hanggang dito lang po muna mga kabayan at sana nagustuhan niyo rin yung video natin ngayon. At shoutout po kila Elmitarnio et Chavez, Elmi J. Del Rosario. Shoutout din po kaya JB Painter, Chris Agustin, at kaya Richard Reyes. At sa lahat po ng mga sumusubaybay sa channel natin, maraming salamat po sa inyo lahat.